What's up mga kabady? So nagbibigay na ako ng kunting tips sa pinanti ko na habang nagda-drive ako, pansinin niya ako lagi kung ano mga ginagawa ko. Kasi kung habang nagda-drive ako, kung wala siyang pakialam, kahit sinong mentor, parang hindi rin porsigido siyang turuan ng maayos. Pero ngayon, binigyan ko na siyang tips na pag nakatulog ka na, nakarecover ka na, habang nanakbo tayo, pansin-pansinin mo aking mga ginagawa, pagkakambyo, pagpalit-palit, pagtapak ng preno, then sa mga diskarte sa traffic, para din niya makalimutan. Yun lang naman ang iningi ko sa kanya, buddy. Magpursige siya, huwag magantay na kailan bigyan ng manubila sa driver, saka siya magbada-drive. Sa totoo lang talaga, buddy, lahat namang driver talaga mahigpit pagdating sa manubila. Kaso ako, nasanay na ako, buddy, na sa pinanggalingan ko, marami na rin natuto. Nag-uumpisa ako sa pahinante din. 18 anos pa ako nagpahinante. Tapos, siyempre, pangarap ko talaga to sa buhay na matuto maging truck driver kasi sa probinsya, kargador po ako ng truso. So marami po kami, hindi po ako makahawak-hawak ng manubila doon. No? Tsaka dito, sa awa ng Diyos, sa driver ko noon, mga driver talaga noon, sa totoo lang, hirap talaga makahawak ng manubila. No? Mahirapan kami. Pakikailangan talagang driver noong araw, pakisamahan talaga ng todo para turuan ka lang. Pero shout out sa driver ko, sa awa ng Diyos, ang ginagawa ko noon, technique lang naman ko to, mindset ko lang. Pag pumasok kami ng libangan, mga inom-inuman, binibilhan ko siya ng Red Horse. Sa akin isa lang, share ko lang to ha, mga buddy. Sa akin isa, bilhan ko agad siya ng dalawa. Yung ginagawa ko, lasingin ko siya para makahawak na ako ng manubila. Ngayon, pag makahawak na ako ng manubila, pag sinabi niya sa akin, ang tatlo mo hanggang 60. So wala pang 60, sinusunod ko. Nasa 55-50 lang takbo ko, dandahan lang. Kaya araw-araw noon, nung nagtiwala na siya sa akin, so binigyan na ako ng manubila. Kahit maniwala ka hindi, buddy, noong nagda-drive ako ng trailer dati, wala akong student pa, pinadrive na ako ng driver ko magmula dito sa Usmeña Highway, kasi pagaling sa pier medyo traffic pa. Pagdating dito sa Usmeña Highway, diretso na yan sa Batangas, buddy. Dinadrive ko na yan. Tapos nung araw, hindi ko lang alam ngayon kung may mga preno ang trailer. Kasi nung araw, walang preno mga trailer, mga buddy. Tractor head lang. Kaya nga sabi ng driver ko, sundin mo lang sinasabi ko kahit wala kang student. Kasi ang biyahe namin, buddy, sa pier, araw, gabi. Kung mahirap ang biyahe noon, mas mahirap ngayon, buddy, dito sa pier ngayon kasi nakita ko naman ang pila nila doon. Aabot magdamag. Nung araw, buddy, pag makapila ka doon sa sitap, mga isang oras, makapasok ka na doon sa loob ng pier. Wala pang isang oras, pasok na. Minsan, bambilis lang, wala pang dalawang oras, nakalabas na. So, malaking pasalamat ko sa gas driver ko dati, buddy. Sa ibang driver din mga kasama ko dati, mga driver na driver namin dati, pag nakita ako nag-practice, ako nag-atras. So, bumababa sila, tinutulungan nila ako, kukuha sila ng galon, yun, atras din. Nakita nila nakuha na sa atrasan, trailer, mga isuso lang sa amin dati, buddy, yung mga Japan lang. So, sinubukan ko nag-atras doon sa PKI. Yung mga driver ko dati, nagpupusoy lang, yun. Tulog, nakaduyan. So, sinubukan ko mag-hustling, kaya naman. So, sa awa ng Diyos, basta ang sinasabi ng driver sa akin noon, pag hindi mo kita, pag siete, pag bali mo, pag hindi mo kita, bumaba ka, silipin mo kung anong posisyon, kung saan mo birahin. Yung lang, buddy, ang sisir ko sa inyo, sa awa ng Diyos, troubleshooting, medyo, so natuto ako.
sa base sa experience ko lang, no? So ngayon ba di ang hawak ko talaga ngayon, street truck. So maraming salamat sa inyong suporta, guys, buddy. At sana balang araw, magkikita-kita tayo walang araw at matupad yung mga pangarap ko. YouTube, maraming salamat, maraming salamat sa YouTube. Sinilip ko yung aking team, may laman na at nakasahod na ako. Sana YouTube, gagawin ko ang lahat na matupad yung mga pangarap ko. Magkaroon talaga ng sariling truck para ituturo ko doon, i-drive ko, i-driving ko sa mga nangangarap na magiging 10-wheeler driver. Kasi yung iba, matagal na nagda-drive, matagal na silang da-drive, pero nasa 6-wheeler pa. So, hindi sila matatanggap-tanggap sa ibang kumpanya kasi ang certification niya 6-wheeler driver. So, dito, sa akin, balang araw, baka magkaroon ako ng sariling 10-wheeler truck, iti-training ko sila dito. So, hindi na siguro magtatagal yung training, mga 2 days lang siguro, makukuha na nila kasi driver na sila. 4-wheels, driver, 6-wheeler, basta marami nagko-comment sa YouTube, sa ibaba. Maraming salamat sa inyo sa hindi kayo nagsawa nagsuporta sa aking YouTube channel. Buhay at aking Barilil Vlog. Yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo mga buddy. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking channel. So mabuhay tayong mga truck driver, mga buddy. Saludo ako sa inyo, sa inyong suporta.